Ini semana. Saan pala kayo? Hello, mga ka-pinker! Kamusta po kayo? Ayan. Kakagaling ko lang sa work at kung napansin nyo, ay nakasalamin ako. Dahil andito na naman ang aking best friend taon-taon. Dahil spring na nga dito sa Japan at ayan, ang kafun show, usong-uso na naman. Or yung hay fever, pollen allergy. Dahil sa mga punong-puno, andyan na naman sila namumukadkad. Ngayong araw, tayo ay magugupit ng buhok. DIY haircut. DIY haircut. Yes, I'm gonna cut my bangs. So, let's start! Ayan mga moms, ang ating ipepeg ay katulad ng ganito. O, eto. Ayan. Sana ay hindi pumalpak at ma-achieve natin. Pero kung ano-ano pa man ay tutubo pa rin naman ang ating buhok. So, let's do this. So, first ang kailangan natin ay gunting at suklay na manipis. Set siya. Pero ito lang yung gagamitin natin today. Suklay lang. Dahil sinubukan ko na siyang gamitin sa buhok, pero hindi siya magandang panggupit ng buhok. May, ano siya, mapurol. Okay, sana siya o zigzag, pero dahil mumurahin lang siya. 2,000 yen. Ano mga 900 pesos din yun, ata. So, pero alam naman natin, ang magandang gunting ay medyo pricey. So, no. Tabi na lang natin siya. So, first, ito lang kailangan natin. Suklay at gunting. So, itong gunting ko pang... pangkilay ko to eh. So, since wala natang ibang option, so, eto na lang. So, ayan. Tuyo yung buhok ko. So, kailangan din natin ng spray or busikan nyo yung buhok nyo kung wala kayong spray. Ito kay tata to, sa panghalaman niya. So, kailangan daw wet yung hair bago mo siya start gupitan para makita yung tamang length. So, ang curtain bangs or yung parang kurtina yung style, parang pag ano, nakita niyo yung kaninang peg natin. So, since ang hati ng hair ko ay masyadong nakagilid, ako, recently ako nagugupit ng aking bangs, pero side bangs lang siya, diba? So, medyo madali lang siyang gupitin. So, itong curtain bangs, medyo may style siya. So, pag nasa gilid siyang ganyan, medyo hindi natin siya ma-achieve kasi kailangan natin ng ano, parang flowy siya sa gilid, diba? So, ang gagawin natin ay, papalitan ko yung hati ng hair ko. So, since nandito siya, medyo igigit, hindi naman gitnang gitna. So, medyo iusog natin siya dito ng konti. Hindi kasi ako nagigitna na hati, hindi kasi bagay. Medyo oily-oily yung hair, hindi kasi naligo. So, ayan na ang ating bagong hati ng hair. So, first, kunin natin yung bangs na gusto nating gupitin. So, since ako may bangs na talaga ako, i-ano lang natin siya sa gitna. Ganyan. At, itong sa kabilang side, 2 to 3 inches daw from here dito. Mga 2 to 3 inches. Ayan. Ayan. So, ayan. Nahati ko na siya. Ayan. Kung papansin nyo, mas makapal yung dito sa kabilang side. Kasi more on this side pa rin yung hati. So, ayan. Dagdagan ko siya ng konti lang. Konting-konti, puputulin ko siya. And sa kabilang side din, since wala siya masyado dito, oh, dinagdagan ko siya ng konting-konti lang din. Tabi na natin yung ibang hair. Thank you. So, i-clip natin ang the rest of the hair sa likod. It should look something like this. Ayan. Pa-triangle siyang ganun. Ganyan ang itsura niya. Ganyan. So, ilalagay natin siya lahat sa gitna at basahin natin siya. Okay. Sarado pa pala. Ayan. So, basahin. Ayan, basa. Para may hindi sumama dito, siguraduhin natin. Lagyan natin ng clip. Para may hindi sumama. Ayan. Para sure. So, ayan, mukha ng sadako. So, ayan na.
na since basa na siya. So, ayan, ilagay natin siya lahat sa gitna. I-suklay natin siya ng straight. At, kung medyo hindi tayo sanay pa, at ako din, let's start ng medyo konti lang. Siguro mga dito, below the nose. Okay, gugupitin ko na. Hanggang dito. Ayan. Gupitin natin siya ng straight. Yeah. Taran! Ayan, straight siya, nagupit. So, i-check lang natin ulit. Hatiin natin siya sa... Ayan. I-check natin. Para magkaroon siya ng... tawag dito, ang layer or yung parang cortina instead. Ang gagawin daw ay yan, suklay natin siya pababa at suklayin mo siya sa kabilang side. Ayan. Against the other side. Ayan, nakikita po natin? Isa pa? Suklayin natin siya pababa at sa kabilang side. Parallel. Ayan. So, ayan, nakikita natin siya, hindi siya pantay, diba? So, ngayon, ay gugupitin natin siya dito. Chuk! Ganun. Pero para hindi masyadong ano, ayan. Ganun, ganun. Pakunti-kunti lang. Ayan, isa pa. Isa pa. I-ano pa natin ng konti. Hindi nakakangawit. Mukha akong pugo dito. Ayan. Again, sa other side. Pag medyo nadadry na siya, basain lang natin ng mabilis. So, ayan. Hopefully, nakikita nyo. So, since ngayon siya nandiyan sa kabila, ay gugupitin natin siya. Ayan. Ayan. Medyo nagkaroon na siya ng, ano, diba, ng parang layer. Ulitin natin isa pa. So, ngayon, ang itsura niya ay... Ayan! Medyo ano na siya, oh. Ganun. Pero medyo mahaba pa siya, so gusto ko pa siya iksian. So, iksian pa natin. So, ito na siya mga mom. Siya ito sa kabilang side. At dito sa mas makapal na side, ito siya. So, medyo makapal yung itsura niya. So, lagyan natin siya ng konting layer. So, paano ito gawin? Hati ito. Itong makapal na side, hatiin natin siya sa dalawa. Tapos, ayan, i-spread out natin yung buhok. Ayan, medyo, ayan. And then, medyo sundot-sundutin natin yung gupit. Ganyan. Para lang hindi siya yung pantay na pantay. Medyo nakaduduling na ako mga moms. Ayan. Tapos medyo paslant yung gupit, no? Tapos ito naman, isang side. Ganyan ang layer. Ayan. Ayan, okay na. Medyo okay na ako dito. Ayan. So, para makita natin siya mamaya, yung talagang ano niya, paliligo muna ako at patutuyuin siya. So, pwede rin. Tingnan natin kung anong magiging itsura, diba?
Ayan mga moms, so dito na nagtatapos ang ating video. So what do you think about this look? Please comment down below kung nagustuhan niyo ang video na ito. Please hit like and mag-subscribe na rin kayo. Ayan, maraming salamat po ulit. Kung may gusto po kayo makita dito sa aking channel, i-comment niyo na. At kung gusto niyo makita ng more tutorials or beauty products dito sa Japan, ayan, i-comment niyo na down below. Ayan, kita-kits ulit next time. Maraming salamat, ingat lagi, and God bless!